aldrig kan stoppa mig. Så jag leder mig tillbaka. Livet mitt är dig. Magandang araw mga kaibigan. Bukas na nga po ang laban ni the Filipino Flash Nonito Donaire laban po kay Stephon the Showstopper Young para po sa WBSS World Boxing Super Series Semifinal Showdown. Nakatakda nga po sana ang labanan ni Donaire ang WBO Bantamweight Champion na si Solani Tete, pero sa hindi po inaasahang pangyayari siya po ay nag-back out due to an injury. At ito nga pong si Stephon Young ang papalit po kay Solani Tete para po labanan si Nonito Donaire. So mga kaibigan, sino nga ba si Stephon Young? Si Stephon Young ay St. Louis born fighter. Siya po ay 30 years old at noong June 2015, kinalaban niya po si Antonio Nieves. Noong mga panahon na yon ay parehas po silang walang talo kaya po ito ay labanan ng unbeaten prospect. Ngunit nagtapos po ang laban sa draw. Noong April 2016, muli na naman niyang nakalaban ang isang unbeaten prospect na si Nikolay Potabob. At tulad ng laban niya kay Nieves, nagtapos ang laban sa draw. Noong March 2018, kinalaban na naman niya ang isa na namang unbeaten fighter sa katauhan ng Filipino rising star na si Raymart Gabalio para sa WBA Interim Bantamweight Championship. Bumagsak si Young sa third round at natalo kay Gabalio via unanimous decision. At sa uling laban nga po ni Young ay nanalo siya via 10 round decision kontra kay Wilner Soto. Si Stephon Young po ay isang southpaw. Ang ibig sabihin po ay kaliwete. Alam niyo po mga kaibigan, hindi po ako expert sa pag-a-analyze po ng mga boksingero. Pero dahil matagal na rin po tayo nanonood ng boxing, may konti naman tayong nalalaman. At base nga po sa mga napanood kong video na mga laban po ni Stephon Young, yung galawan nito ay may pagkakahawig kay Adrian Broner. Medyo may pagkasolid ang defense nito. Hindi nga po ito nagpapakawala ng maraming suntok. Suntok at thrust, konting combination. Ganun lang po ang nakikita ko po sa kanya. Bukod kay Raymart Gabalio, hindi pa po ito nagkakaroon ng laban sa mga dekalibreng boksingero. At nagkakaroon nga siya ng problema kapag medyo magaling yung kalaban niya. Alam niyo po mga kaibigan, kahit sabihin po natin na may kaedara na po itong si Nonito Donaire, at base po sa mga napanood ko, kayang-kayang pabagsakin po ito ng ating The Filipino Flash. At mukhang medyo may pagkabagal nga po ito. Kaya nga po noong laban niya kay Raymart Gabalio, tinamaan po ito at bumagsak. Pero mga kaibigan, hindi ko po ina-underestimate yung kakayahan po ni Stephon Young. Kasi depende rin po ito kung anong klaseng kondisyon ang meron si Nonito Donaire. So mga kaibigan, abangan na lang po natin bukas ang laban ng Stephon Young versus Nonito Donaire. Maraming salamat po. At please, don't forget to subscribe my channel, Kino TV.